Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, sa mampanig kayo ng digdig na ron. Badong Aratilis po, para sa another edition ng ating Badong Aratilis Vlogs. No? Pag-usapan natin ang naging reaksyon o galit ng ating Pangulong Rodrigo Duterte laban dito sa mga concessionaires ng Manila Waters at Maynilad dahil sa arbitration, sa paghabla nila sa pamahalaan ng Pilipinas dito sa Singapore, at sila po ang pamahalaan po natin ay pinagbabayad ng bilyong-bilyong piso ng arbitration na court sa Singapore pabor dito sa mga Maynilad at Manila Waters, no? Pag-usapan natin 'yan. Pero bago natin pag-usapan ng detalye na 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para naman updated ka dito sa ating mga diskusyon dito sa Badong Aratilis Vlogs. Okay, pag-usapan natin, no? Pinagbabayad po ng International Arbitration Court ang pamahalaan ng Pilipinas. Pinagbabayad ng bilyong-bilyong piso dahil nalugi daw etong Manila Waters at Maynilad ng bilyong piso dahil sa ginawa nung nakarang administrasyon na pigilan sila na magtaas ng presyo ng tubig. Okay, grabing eto na ang ultimate na kagarapalan, no? Napakagarapal ng pagkakamkam to ng salapi, no? Ano ba naman yung ikonsideran nyo yung paghihirap ng mga Pilipino? Total naman, taon-taon, bilyon-bilyon ang kinikita ninyo dyan sa pagdidistribute ng tubig sa Kamaynilaan, no? Dinidistribute nyo yung tubig, pre-nibitize yan nung mga nakaraang administrasyon dahil dyan nawalan ng control, no? Ang ating administrasyon, naging commodity. Alam po ninyo, ang usapin po ng tubig, natural resources po yan. Hindi po yan ginawa sa pabrika ng Maynilad. Wala pong pabrika ng tubig ang Manila Waters at Maynilad, no? Ito po ay nagmumula, God-given yan, natural resources, na kayo ay tagapamahagi lang yan, no? So, ibig sabihin, kung natural resources yan, pag-aari yan ng Pilipinas. So, yan ay pag-aari po at pinamamahalaan dapat ng pamahalaan dahil ito ay natural resources. Pero nga, iba mag-isip yung mga nakaraan taon, eh. Diba? Nakaraang administrasyon na ibenta lahat ng pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas. Ibenta lahat para magme-ari yung mga amigos, amigas. Ilan lang naman na mayayaman dito sa Pilipinas. Sila-sila din ang magbibilihan ng mga privatized companies na yan, no? So, nagsimula i-privatize yan lahat. Lahat ng kumikitang kumpanya ng mga pag-aari ng pamahalaan tulad ng PLDT, Meralco, MWSS at iba pa na napunta sa mayayaman lalo ng nagpapayaman, no? Okay. So, binaltahan sila ngayon ni Pangulong Duterte. Pinare-review na lahat. Baka naman yung mga kontrata na yan ay lugi. Lugi ang pamahalaan, lugi ang Republika ng Pilipinas sa mga pinasok na kontrata nung nakaraang pamahalaan, no? Dito ako nagtataka sa mga nagsasabi na sila ay maka-Pilipinas, no? Eto ang mga kapwa Pilipinos na mga bilyonaryo. 'Di ba? Mga bilyonaryo may-ari ng Maynilad at saka Manila Waters. Eto yung mga tao na nahihirapan. Hindi naman ginhawa yung nangyari sa kanila nung na-privatize ba yung ating patubig sa Kamaynilaan. Guminhawa ang distribution ng tubig sa Kamaynilaan. Lalong nagkagipit-gipit.
Kasi tinignan lang nila, tinitignan lang nila yung water distribution, hindi bilang pagtugon sa basic services ng mga taga Maynila o taga NCR, no? Tinignan lang nila to yung pagdi-distribute bilang profit venture, no? Nakalimutan nila aspect na social services. Ngayon na lang sa pamalang ito, nag-iisip na solusyunan yung mga kakapusan ng tubig na to. Eh bakit tayo nagbabayad ng bilyon-bilyon yung mga mamamayan? Bakit nagbabayad ng bilyon-bilyon dito sa mga tinatawag na water concessionaire na to, Maynila at Manila Waters? Bakit natin sila pinakikita ng bilyon-bilyon? Gayong hindi naman sila nakakatugon sa pangangailangan ng patubig ng Metro Manila. Ikalawa, kaya nga, di ba, naiisip itong gobyerno na ito magtayo pa ng dam, yung Kaliwa Dam, na tinututulan na naman ng mga taong mahilig lang tumutol, no? Wala nang gagawin kundi tutulan, no? Balik tayo dito. Magbabayad pa ngayon yung gobyerno, no? Nag-enter tayo sa isang, ang tawag nga nila dyan, onerous, masyadong one-sided na kontrata. Laban sa gobyerno. Ito, ayaw silipin to ng ano eh. Bakit ayaw silipin ng mga magagaling sa Senado na yung kaldero dun sa ano yung pinagdidiskitan sa Southeast Asian Games? Pero ito, bilyon-bilyon, pinagbabayad ang gobyerno natin ngayon ng bilyon. Bakit walang sumisilip na yung mga mahilig sumilip? Kasi, panahon nila yun. Panahon nila yan, nung krenate yung mga ano yan, panahon siguro ni... Baka isa pa sila ron sa mga nag-create ng mga kontrata na yun. Yung nga tinatanong niyan eh, na ito ni Pangulong Duterte dito kay Drilon. Isa ka ba sa mga nagsulat ng mga one-sided na kontrata na yan, na lahat pabor sa mga water concessionaire? Tubig po yan, pag-aari yan ng, hindi ng pamahalaan, ng buong Pilipinas. Siyempre, dahil namamahala itong gobyerno natin, tapos idedemanda nyo dahil nagkukulang, hindi naman sinabi na nalulugi sila eh. Kulang lang yung kanilang kinita. Dapat kumita pa sila ng mas bilyon. Pero dahil pinigilan sila na magtaas ng presyo ng tubig, yun ngayon yung sinisingil nila sa gobyerno. Gobyerno pa natin ngayon ang magbabayad dito sa mga Maynilad na to at Manila Waters. Tama yan, panahon na para reviewin yan. At managot, di ba? Managot yung mga taong gumawa na kontrata na pabor dito sa Maynilad at Manila Waters. At i-rewrite yung contract. Pwede naman yun, hindi ako bugado pero malamang kung one-sided masyado yung contract laban sa ating pamahalaan, malamang pwedeng i-rewrite yan na makakatablaman lang yung ating pamahalaan. Hindi naman sinabing babawiin eh. Pwedeng bawiin niya ng pamahalaan kung economic sabotage na yung ginagawa. Bakit economic sabotage? Biruin niyo yun. Kayo pa maniningil ngayon sa gobyerno. Diba? Kaya yan pre-naibitize. Dapat kaya pre-naibitize yan. Nalulugi siguro yan. Kaya pre-naibitize. Kung kumikita man yan at pre-naibitize, o bakit nga pre-naibitize? Kung kumikita. Baka may kumita. Kaya pre-naibitize. Ikalawa, kung hindi nakikita ang gobyerno dyan, hindi nakikita, magbabayad pa dahil dyan sa pagpa-privatize na yan, mali nga yung privatization na yan. Pwede nang ano yan, na pwedeng kunin ng gobyerno, kunin na ni Pangulong Duterte uli yan. Dahil masyadong sakim eh. Di ba? Sila pa yung nagdemanda sa pamahalaan para bayaran sila. Bilyon na kinikita, wala nang distribution ng tubig na maayos. Lagi na nakapila balde ang mga tao. Bilyon ang kinikita nila kahit na halos wala nang sa gripo, lumabas sa gripo ng tubig. Bilyon pa rin ang kinikita nila. Tapos, pinagbabayad pa ng International Court of Arbitration ang pamahalaan natin dahil dinemanda nila yung pamahalaan nung hindi sila pinagtataas ng presyo ng tubig. Dapat nga, hindi sila talaga magtaas na ng presyo dahil wala naman sila na didistribute na maayos na tubig. Kung hindi kayo maayos na mag-distribute, pangako nyo yan, di ba?
Hindi lumalabag kayo sa kontrata. Kung pinangako nyo na wala naman kayong disenteng pagdidistribute sa tao. Di ba ganun? Breach of contract din yun. Pag sinabi mo na, alimbawa, may kontrata ka, kinontrata kita na janitor, tapos ayaw mo maglinis. Pwede kitang tanggalin, pwede nating hindi ipatupad yung 6 months contract mo, kung 6 months yung contract. Ganun din dapat. Kung ang kontrata nila mag-distribute ng tubig, pero ang inuuna nila yung paniningil, pagtataas ng presyo ng tubig, at kung ayaw ng gobyernong pataasan yung tubig nila, i-demanda nila yung gobyerno, edi breach of contract, kunin na yan. Kunin na yung mga water services na yan para ang mamahala na yan, yung pamahalaan. Yan yung problema eh, no? Ang sinasabi kasi, kaya pinaprivatize para maiwasan yung corruption. Dapat, hawak ng gobyerno yung mga basic services para hindi pinagsasamantalahan. Dapat hawak natin yung mga electricity, tubig, communication, no? Na siya naman dati, hawak ng gobyerno yung Meralco, hawak ng gobyerno yung PLDT, hawak ng gobyerno yung MWSS. Eh, yung mga nagdaan na administrasyon, dahil may corruption sa MWSS, may corruption siguro sa PLDT at sa Meralco, eh, pinagbabalik. Yung Meralco nga, binalik lang. Hindi nga binenta eh, di ba? Pre-privatize yung PLDT, pre-privatize yung mga MWSS, etc., etc. Simple lang naman. Kung may corruption dun, sa panahon ni Duterte, may corruption dyan, tanggal yung pinakamataas na pinuno dyan, kahit na gano'n siya kalapit. Ganun dapat. Kung may corruption, tanggalin yung corrupt at ipagpatuloy yung serbisyo sa mamamayan. Hanggang dito na lang po muna ang ating usapan sa usapan tubig. Subaybayan natin yan. Kung ano mangyayari sa makakapal na mukha na Maynila at Manila Waters, na sila pa ang may ganang magdemanda. Kahit na one-sided na yung contract para sa kanila, sila pa yung nagdemanda, no, sa ating pamahalaan. At ngayon, pinagbabayad ang pamahalaan ng bilyong-bilyong piso dahil dun sa hindi nila nakolekta sa dapat nilang itataas. Hanggang dito.